Hi guys! What's up and welcome back to my channel. So, gagawin natin ngayon is magku-Q&A tayo habang iniinom ko yung aking tea. So, mag-chika-chika muna tayo, no? So, kasi nung isang beses nag-story ako sa IG tsaka sa Facebook na yung ask me anything na keme-keme sa Instagram, no? So, may iba sa inyo na nagtanong and yung iba medyo personal, pero I'll try to answer it para sa inyo. Okay, so let's start! Ay, bago pala ang lahat, guys. Gusto ko munang batiin yung anak ng boss ko, si Sophie. Hi, Sophie! I hope you're watching. So, kasi kwento sa akin ng boss ko, no, na parang lahat doon ng vlogs ko, lagi niyang pinapanood. Tapos, parang isang beses sabi daw, pumunta daw dito kasi gusto niya daw sumali sa vlog ko. So, wala lang makakatuwa. So, hi, ma'am. Hi, Karen. Hi, Babesh. Kay Annie, kay Grace, kay Sab, kay Kuya Ching, kay Ashley, kay Jonah, kay Ira. Tsaka kay Beshi! Ayan, Beshi ha. Binati niya kita ha. Kay Aldrin. Hi, Aldrin! Namimiss ko na noon. kailan ka manlilibre ng pizza. Okay, so, first question. What are your top 5 perfumes? Okay, so, ang top 5 ko, sige, mag-start muna tayo sa top 5, no? So, ang top 5 ko is, Encanto Shine. So, mahilig ako sa scent na parang fresh, powdery, floral scent na mga perfumes. Ay, hindi ako masyadong mahilig sa mga fruity na sweet na scent. So, more on, yun nga, mas gusto ko yung parang scent na, alam nyo yun, parang lakas makayaman. So, yun. So, ang top 5 ko is yung Encanto Shine. Top 4. Ano ba yung top 4 ko? Ang top 4 ko is yung Victoria's Secret na Bombshell. Yun, sobrang bango dun nun, guys. Parang lakas maka-cheeks nung amoy na yun, promise. As in, sobrang fresh nung amoy niya. Favorite ko din talaga yun. Top 3 is yung Bulgari na Amethyst. So, siguro naman alam nyo ng lahat yung amoy nun. Di ba sobrang bango niya, besh mo. And top 2 ko is yung DKNY na Be Delicious. So, hindi ko alam kung naamoy nyo na yun. Pero, guys, winner din talaga yung amoy nun. Sobrang bango talaga. Hindi ako nagjo-joke, totoo. Sobrang lakas makayaman yung scent na yun. And yung top 1 ko, of course, is yung Chloe. So, kung napanood nyo yung Shopee haul na vlog ko, ayun, nakabili ako sa Shopee, no, na sobrang mura na wala lang, sobrang saya ko lang nung nabili ko yun. Okay, next question is, do you enjoy vlogging? Oo, I do enjoy vlogging, lalo na pag marami akong free time. So, yun yung hobby ko. Although, alam ko marami pa akong dapat i-improve sa sarili ko. So, since I started just a month ago, diba? Alam ko marami pa akong pagdadaanan. Alam ko marami pa akong dapat i-improve sa sarili ko. So, yung mga negative na feedback from you guys, so, tinitake ko siya as constructive. Kasi, alam niyo yun, parang kayo yung audience, so, mas alam niyo kung ano yung dapat kong i-improve sa sarili ko bilang vlogger, diba? So, tinitake ko lang yun as positive, as constructive. So, yun, although kailangan ko pang maging confident kasi ang daming times na gusto kong mag-vlog sa public. Pero ewan ko, lalo na pagkasama ko yung friends ko tsaka yung family ko. Gusto kong mag-vlog kasi masaya naman silang kasama. Kaya lang talaga nauunahan ako ng hiya. Parang naku-conscious ako, hindi ko alam bakit. So siguro nga, hindi pa ako ganun kasanay. So kailangan ko rin sigurong sanayin yung sarili ko. And I'm sure masasanay din ako pagtagal. Kasi nga, kaka-start ko lang din naman maging vlogger, no, nung last month lang. So, ayun, alam ko marami pa akong dapat i-improve sa sarili ko. So, what is your height?
Hindi ko din alam, guys. Kasi pag sinabi kong 5 feet ako, alam ko marami magre-react dyan. Marami talaga. Kasi, lalo na yung isang pinsan ko dyan, si Dang. Yan, naku. Pag sinabi kong 5 feet ako, naku, hindi pa payag yun. Sasabihin niya 6 footer na siya. Basta maliit lang ako. Hindi ako katangkaran, guys. Maliit lang talaga ako, okay? Okay, next question. What is your night skincare routine? Okay, so, ang skincare routine ko talaga is yung Guché. So, huwag kayong mag-alala, gagawa din ako ng vlog about that. Ang dami kong pinagdaanan talaga, guys. Lalo na yung mga friends ko na, or yung family ko, alam nila na very sensitive yung skin ko. So, may times talaga na, as in ilang months na nagbe-breakout talagang lola nyo, no? Yun yung mga times na nade-depress ako. Kasi syempre, yung confidence mo, diba, nababawasan. Kasi nga, yun nga, parang ang dami mong chismis sa mukha. Pero alam niyo guys, itong Guché, no joke, talagang effective siya sa akin. So, ewan ko sa iba, hindi daw effective sa kanila. Pero yung sa mga hindi pa nakaka-try, guys, I suggest na itry nyo siya. Kasi sobrang effective niya talaga sa akin. As in, nawala yung chismis ko. Although, hindi pa rin perfect yung skin ko. May mga pimple marks pa rin ng konti. Pero, nag-clear na siya, guys. Hindi na talaga ako yung daming chismis sa mukha. So, yun. Sobrang thankful ako sa Guché. In fairness talaga. Hindi naman siya kamahalan. Parang mga nasa 700 plus lang siya. So, okay lang, guys. Hindi, mura pa din yun. Kung sa, para naman sa ikakaganda ng skin natin, diba? So, yun. Tsaka, napansin ko sa kanya, guys, nagkaroon ng glow yung face ko. And, ayun, sobrang hiyang ko talaga siya. So, sana itry nyo yun, guys. Kasi, maganda siya talaga. Okay, next question is, sabi niya, Rich, isaw at kanin talaga. Alam ko si Mara yung nagtanong nito eh. Oo, girl, masarap yun. I-try mo kaya, lalo na pag yung nagtitipid ka. Although, alam ko hindi ka nagtitipid kasi alam ko marami kang pera. Pero, i-try mo pa rin yung girl, promise. Masarap siya. Murang-mura, tapos busog ka na. Kasi may times talaga na nakikrave ako sa mga street foods. Yung mga isaw, dugo, kwek-kwek, ganyan. May times na talaga nakikrave ako sa ganun. So, ayun. Tapos sinasamaan ko lang ng kanin. So, busog ka na, diba? Tapos di naman ganun kamahal, diba? Very affordable. So, girl, try mo yan, promise. Shrap-shrap. Okay, next. What are your type of friends? Parang hirap sagutin nun, no? Kasi baka ang daming mag-react, no? Or baka may mag-react. Pero hindi, for me, my type of friends is, syempre yung andyan lagi for you, lalo na sa times ng kagipitan, eh, andyan pa rin, hindi ka iniiwan. Pero guys, sa panahon ngayon, parang sobrang hirap na din magtiwala, no, kahit sa mga kaibigan. Parang hanggang kayo na napagkakatiwalaan nyo. Pero ako kasi, may experience ako sa ganyan na parang nabetray ako. Kasi nga, parang, syempre, nagtiwala ka, nagkwento ka ng mga personal issues mo sa buhay, di ba? Or mga very sensitive na mga chismis, di ba? Pero, ayun, parang natutunan ko sa buhay na piliin mo yung kaibigan mo. And, ang kaibigan kasi, hindi yung, may mga friends na, oo, andyan lang sila lagi, anytime na kailanganin mo sila. Pero minsan guys, yun din yung mga akala mo lang na friends mo. Pero, in fact, parang chinichismis ka lang din nila. So, mas okay na yung, alam mo yun, bihira kayo magkita. Pero pag nakita kayo or pag kinailangan mo siya, andyan din siya. Na alam mong trustworthy yung person na yun. So, kung hindi na siya healthy, hindi na healthy yung pagsasama nyo nung kaibigan mo, or kung parang sobrang negative vibes na siya, negative vibes na yung dating niya sa'yo, siguro mas okay na lumayo ka na lang. Kasi mas healthy naman yung para sa'yo. Diba? Bilang tao. Mas healthy yun na
lumayo sa mga negative vibes, di ba? Kasi hindi talaga siya nakakaganda, sa totoo lang. Nakaka-stress, di ba? So, ayun. So, ako naman ang advice ko is, piliin nyo talaga yung mga kaibigan ninyo. And, wag din basta-basta magtitiwala kahit kanino. Yun lang. Guys, ang dami pang questions pero parang nahihirapan akong sagutin kasi it's too personal na parang ayoko mo na pag-usapan kasi hindi din naman madali itong ginagawa ko na parang ginagawa kong public yung personal life ko. So, sana maintindihan nyo na lang yung ibang tanong na hindi ko maisagot. No? So, yun lang guys. So, hindi pa ubos yung tea ko. So, yun lang guys. So, sana nag-enjoy kayo dahil nakilala niyo ako somehow, personally. And, yun lang. Abangan niyo yung next vlog ko, guys. So, don't forget to subscribe or like. And, comment down below kung may mga request pa kayo. So, yun lang. Good night. See you again sa next vlog ko. Bye!